talinghaga tungkol sa damo sa triguhan. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ininasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Ayan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sanihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamali. Amen. Maging mabuting binhi. Si Jesus po ay nagpapahayag palagi ng talinghaga sa mga tao. Kung papansinin po natin mga kapatid, ang talinghaga ay siya'y makwento na nagbibigay ng aral at ng mensahe ng buhay sa mga mananampalataya. At ito rin po ay pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa sanlibutan. Kaya kung titignan natin, karaniwan sa mga talinghaga na ginagamit ni Jesus ay may introduction o panimula na sinasabi niya ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Upang malaman ng bawat nakikinig na kapag naghari ang Diyos, ganito ang nangyayari. Merong judgment na pangyayari pagdating sa kauli-hulihan. Kung ikaw ay naging mabuti, merong mangyayaring maganda sa iyong pagiging mabuti. At kung ikaw naman ay naging masama, merong hindi magandang pangyayari sa kauli-hulihan ng paggawa mo ng masama. Kaya binigyan ko po ito ng tema ang ating pag-uusapan na maging mabuting binhi. Para sa akin, ang tao likas sa kanya ang maging mabuti. Dahil linikha ng Diyos ang tao na siya dapat ay mabuti. Pero may mga pagkakataon na ang tao ay gumagawa ng masama. Katulad ng talinghaga na nabanggit sa atin. Ang talinghaga na nabanggit sa atin, ang maghasik, ay ang naghasik, siya ang anak ng tao. Siya ang Diyos. At naghasik siya ng mabuting binhi. At ang mabuting binhi, yung mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ang masamang binhi, yung mga pinaghaharian ng Diablo. At naghasik siya ng mga binhi dun sa bukirin, sa sanlibutan. Kung titignan natin, kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, ikaw ay magiging mabuting binhi. At kung ikaw naman ay pinaghari ng Diablo, ikaw ay magiging masamang binhi. Ang tanong, saan ka? Ikaw ba yung mabuting binhi o ikaw yung masamang binhi? It is your choice. Sabi nga nila, life is not a series of chances. It is a series of choices. Ang buhay ay pagpili. Sabi nung nagbigay ng eksplanasyon, ang buhay ay hindi pagkakataon. Ito'y ginusto mo. Kaya nangyayari sa iyo yung isang bagay, ginusto mong mangyari sa iyo yan. Kung gusto mong maging mabuti ang pangyayari sa iyo, gumawa ka ng mabuti. Kung gusto mong maging masama yung pangyayari sa iyo, gumawa ka ng masama. Kaya kung ang isang tao ay palaging nagsusumikap sa kanyang buhay, siguro darating ang araw, aasenso siya. Pero kung ang isang tao ay laging tamad, walang ginagawa, hindi nag-iisip ng kanyang future, walang mangyayari sa kanya. Kaya nga kung ano yung bawat ginagawa mo, darating ang araw, papalitan ng Diyos yan. Diba? Kung anong tinanim, siya yung aanihin. Kung gumawa ka ng mabuti, automatic aani ka ng mabuti. Pero kung gumawa ka ng masama, automatic masama rin yung magiging resulta nito. Pero bakit may mga taong gumagawa ng mabuti at pangit yung nagiging resulta minsan? Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Sabi nga sa Galatia 6 verse 9, dahil sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos yung bawat sakripisyo mong ginawa mo ng paggawa ng mabuti. Di ba may mga masama rin naman na pag gumawa sila ng masama, parang hindi man sila napapahamak?
Di ba parang nabibless pa nga yung iba eh. Yung mga gumagawa ng pangit. O kaya yung sobra-sobra yung kanilang tubo. O kaya yung mga magnanakaw. Di ba? Parang yumayaman pa eh. Pero may tamang panahon ng pag-ani. Kaya nga tama yung sinabi niya dito eh. Sinabi niya, nahayaan muna ninyong tumubong magkasabay yung masamang binhi at yung mabuting binhi. Dahil darating din ang panahon ng pag-ani, sa aking pag-ani, ihihiwalay ko yung masamang binhi sa mabuting binhi. Kasabay natin silang nag-grow sa mundong ito, yung masama at yung mabuting binhi. Pero kapatid, kahit kasabay mo sila na nag-grow sa buhay na ito, yung masama, huwag kang maingit sa kanila. Dahil may panahon na tinakda ang Diyos sa kanila. Pagpatuloy mo lang yung paggawa ng mabuti, huwag kang magsawa. Dahil ang Diyos mismo, nakikita niya yung ginagawa mo ng mabuti. At kapatid, naniniwala ako na ang Diyos na ating sinusundan, alam niya yung puso mo sa yung paggawa ng mabuti. Diba, ang buhay, sabi nila, parang isang pinikula na kung saan ang bida sa umpisa ng eksena, lagi siyang inaapi. Laging may pangit na sinasabi sa kanya. Pero sa huling parte ng pinikula, ang bida nasa kanya ang huling alakak. Pero yung mga taong nangapi sa kanya, yung mga taong gumawa ng pangit sa kanya, ay sa panahon na yon ay sila'y nagsisisi. O sila ay umaani ng ginawa nilang masama. Ang buhay naman eh, nasa huli palagi yung pagsisisi. Wala namang simulang pagsisisi. Pero kung ngayon, alam mo na ang paggawa ng mabuti ay pagdating ng araw, ang Diyos ang bahala sa iyo. Sagot ka ng Diyos. Kaya naman ang sabi ko sa iyo kapatid, huwag kang magsawa. Patuloy kang mabuhay bilang mabuting binhi. Dahil ang Diyos na mismo ang gagabay sa iyo at ang Diyos na mismo ang magbibigay sa iyo ng karangalan pagdating ng araw. At kung ikaw naman ay nabubuhay sa panahon na ito, nakasama yung mga masamang binhi, nawa, huwag ka nilang maimpluwensyahan. Sa halip ang maging challenge sa iyo, ay sila i-impluwensyahan mo na gumawa ng mabuti. Kasabay natin sila sa buhay na ito. Pero huwag tayong padahig ng masama. Sa halip dahigin natin ng mabuti ang masama. Sabi nga nila, kung gagantihan mo ng masama ang masama, ano pa ang pagkakaiba mo sa kanila? Di ba dapat kapag ikaw ay Kristiyano, mas mabuti ka sa masama? Mahirap. Mahirap gumawa ng mabuti. Mahirap din magpakabuti. Pero mahirap din magpakasama. Pansinin mo yung mga masama, palagay mo masaya ba sila sa kanilang ginagawa? Pansinin mo yung ibang tao na gumagawa ng pangit sa buhay mo nila, palagay mo sila'y nakakatulog sa gabi? Kapatid, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, makikita mo ang iyong puso, ang iyong buhay ay merong pagkakontento at may fulfillment bawat araw. Dahil ang Diyos na ating sinusundan, nare-recognize niya yung ating bawat ginagawa. Gumawa ka ng mabuti, huwag kang magsawa na maging mabuting binhi. Dahil ang mabuting binhi, laging mabuti ang magiging resulta sa kanyang pagtubo at sa tamang panahon na tinakda ng Diyos para sa kanya. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa araw na ito, patuloy tayong mabuhay ayon sa kanyang kalooban at maging pagpapala sa ating mga kapwa. Amen.